What's up mga buddy? Ngayon may i-unbox tayo na alam ko ano to, kailangan natin to mga motorcycle riders. So samahan niyo ako, tara. Ganito yung packaging niya. Galing ata to sa Shopee or Lazada, hindi lang ako sure, pero ilalagay ko yung screenshot dito siguro para alam nyo. Tapos yung link kung saan ko to in order, ipopost ko sa description box sa baba nitong video para ma-check nyo. So tara, buksan na natin. So ito siya. Dalawa yung in-order ko. Ito. Ang ano to siya? Soman Anti-Fog. In-order ko to kasi bago siya sa paningin ko eh. Ewan ko kung bago ba siya o matagal na. Pero ang currently na ginagamit ko is yung WePro Anti-Fog. Ito. First impression muna tayo sa packaging niya. Ito yung logo ng Soman. Parang logo ng Showy, ano? So, ang sabi dito, superior fog resistant performance, clear view under extreme, highly demanding circumstance, high grade of moisture absorbing material, double shield system, interchangeable, durable, and easy to install and easy to clean. Yun yung mga nasa features niya. So, buksan natin yung isa. Paano ba ito buksan? Ah, ito to. Sa gilid, ayan. Tsaka may staple siya dito. So, buksan muna natin ito. Ang staple, kunin muna natin. Ayan. So, ayan. Punit. Punitin na lang natin. So, ito yung laman niya. Ito. Wala nang laman. So, tabi muna natin to. Yung isa dito na. Paano ba? Ganyan na lang. Para makita na. Ayun na tumayo. Ganyan na lang. So, ito yung nasa packaging niya. So, check natin. First is ito. Microfiber cloth. Ito. Tsaka ito, wala na, yun lang. So, diretso dikit na kaagad. At yung sticky part. Ah, ito. Meron siyang parang clear plastic dito. Kukunin to. Ito. Para ito yung didikit sa helmet itself. So, kunin natin yung helmet. Ito. Ano to? Ito yung WePro. Kung di nyo pa na-check yung review ko nito, i-paste ko sa description box below. So, kunin muna natin tong lens. Ito yung lens. Yan. Ito yung WePro. Effective naman tong WePro. Tignan nyo, ha? Diba? Wala. Pero dito sa kabila, dito, yung walang WePro. Ayan nyo, nag-moist. So, tanggalin muna natin to. So, tapos, linisan na rin muna natin yung ano, loob. Kuha tayo ng alcohol. So, tanggalin muna natin to, itong WePro. Kailangan ng tiyaga kasi masyadong madikit to eh. Ayan. Ito yung WePro. Linisan muna natin tong lens na to. Gamitan natin ang microfiber cloth.
Ayan o, malinis na siya. So, install natin to. Tanggalin muna natin yung plastic cover niya para ayun yung matanggal sa sobrang dikit ng hanap tayo ng edge ng plastic para matanggal natin. Ayan, ayan o, tanggal na. Yan yung sticky na part. So, ito. Ayan. Ito, dapat nakapaloob muna kasi tatanggalin natin to. So, ito muna yung dikit natin. Kunin natin to, patong natin yung visor natin para hindi ma-damage. Ayan. Lang may marumi pa dito. Saan ba ito sa loob? Pinisin nyo muna na maayos yung visor nyo before nyo ilagay para clear. Kasi pag natikip nyo na, mahirap na pinisin yung loob. Kasi nga, nakadikit na yung anti-fog. So, ayan. Patong muna natin dito. Then, dikit natin to. So, ayan natin. Bend muna ng konti. Ayan, para makita nyo ang maayos. Tapos, tansyahan na lang. Latag na natin. Yun. Tapos, yung microfiber, tulak niyo yung ano, yung sticky part niya. Ayan. Pahit nyo lang yung sa sticky part para manatag kayong dumikit talaga siya. Ayan, ayan, nakadikit na siya. Siyempre, napansin nyo, medyo mangilaw-ngilaw. Ayan. Kaya, ito na yung panahon na kunin nyo to. Ito, ito, ito. May nakalagay naman siya dito eh. Remove film before use. So, madali lang yan. Mas madali kunin ito kumpara dun sa plastic na nakaharap sa sticky niya na part. So, ayan lang. Kunin nyo lang. Yan. Then, look. Press nyo ulit yung sticky na part. Para sigurado kayong nakadikit talaga siya. So, ito. Ito na yan. Diba? Okay. So, test natin. Wala. Zero. Nice. Dito naman. Para makita nyo yung difference. You know? Diba? Effective. So, balik natin sa helmet yung visor. Yan, naku-close siya ng maayos. So, try natin yung suit. Okay siya. Marerecommend ko ba to? Oo naman, marerecommend ko tong Soman. Ito siya. Ayan. Marerecommend ko to. Pero yung downside lang nito, kung wala kang experience sa WePro, parang mahirapan ka i-install to.
Kasi yung Wii Pro kasi may dalawang klaseng ano yun siya eh. Pag binuksan mo, may lalagay ka dito sa harap, which is yung parang guide niya, tapos may cross siyang ganun. Tapos dun mo i-swap yung itong anti-fog na to sa loob ng visor. Ito naman, tansyahan lang. So pag na-dikit mo, yun na yun. Wala nang atrasan. Kaya, okay pa rin. Mas mura naman to kumpara sa Wii Pro kasi nasa mga 300 lang ata to. Tapos yung Wii Pro nasa 600. Pero kung yung helmet mo naman is yung ang tawag dun, yung pinlock. So, mas mabuti, yung pinlock na lang bilhin nyo. Huwag na lang ito. Para lang naman to sa mga budget conscious. So, ano to? Super budget meal na anti-fog. So, di ko pa masusubukan kung okay pa to sa ulan. Kasi, wala pang, ano eh, wala pang ride. So, update ko na lang kayo kung okay pa to sa ulan. So, ang tanong, kung nasa tight budget ka, bibilhin mo ba to? Kung oo o hindi man yung sagot nyo, comment nyo sa comment box below para mapag-usapan natin kung okay ba to o hindi. So, yun lang mga buddy. Till next video na lang. Ride safe and peace out. What I waited for, oh, you make me touch the sky when I'm down. Cause when I'm with you, I'm fine. When you go, I'm sad. I like my life with you, oh. I'm not saying